Kung ito ang paksang aking dadalhin sa inyo ay ang pagkasugo. Ang sabi sa Roma sa Kapitulo 10, ang talata ay 14 hanggang 15. Paano ngang silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsampalataya sa kanya na hindi nila napapakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sa ating panahon, mga kaibigan, ay maraming nagpapahayag na sila raw ay sugo ng Diyos. Ang iba ay nagsasabi na siya raw ay sugong anghel, sugong tagabasa. Ang iba naman ay nagsasabi, hindi na raw mahalaga ang sugo. Basta't alam mo ang banal na kasulatan, mangaral ka. Ngunit ano ang sabi ng banal na kasulatan ayon kay Apostol Pablo sa 2 Korinto sa Kapitulo 10, ang talata 18, hindi sugo ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi yaong pinagtagubilinan ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon atin pong alamin, ano po ba ang ibig sabihin ng sugo? Sa Gregong salita ay apostolos, sa Ingles, sentuan, sa Tagalog, sugo. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, bakit mahalaga na ang sugo ang mangaral ng salita ng Diyos? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, sa mga labi ng mga sinugo ng Diyos, ibinibigay ang salita ng Diyos. Juan sa Kapitulo 3, ang talata po ay 34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, sino po ba ang sugo ng Diyos ayon sa banal na kasulatan? Sa Lucas sa Kapitulo 11, ang talata naman ay 49. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng propeta, mga apostol, at ang ilan sa kanila'y pag-uusigin at papatayin. Sino raw po ang sugo ng Diyos ayon sa banal na kasulatan? Propeta sa lumang tipan, apostol sa bagong tipan. Ngayon, sino-sino po ba ang sugo ng Diyos ayon sa banal na kasulatan? O paano ang Diyos nagsusugo ayon sa banal na kasulatan? Sa banal na kasulatan ay merong 4 na paraan. Una, sa pamamagitan ng hula. Ang alimbawa po niyan ay si Juan Bautista. Sa Isayas, sa Kapitulo 40, ang talata'y 3. At ang katuparan ng hula ay sa Juan, sa Kapitulo 1, ang talata ay 23. Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Pangalawa, sa pamamagitan ng mukhaan. Gaya ng 12 apostol. Lucas sa Kapitulo 13 o sa Kapitulo 6, ang talata ay 13. Pangatlo, sa pamamagitan ng tinig at liwanag. Gaya ni Apostol Pablo. Sa Gawa sa Kapitulo 9, ang talata po ay 3-4. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit na sa Damasco. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya'y nasubasok sa lupa at nakarinig ng isang tinig na nagsasabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Pang-apat, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Ang alimbawa po niyan ay si Timoteo. Sa 2 Timoteo, sa Kapitulo 2, ang talata ay 6. Dahil dito ay ipinapaalala ko sa iyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng aking pagpapatong ng mga kamay. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, sa mga paraang ito ng pagtawag ng Diyos, paano tinawag
ang ating kapatid Arsenio Tanperio. Siya po ay tinawag sa pamamagitan ng tinig at liwanag. Nang siya po ay nananalangin at nag-aayuno ng tatlong araw, biglang lumiwanag sa kanyang palibot at nakarinig siya ng isang tinig na nagsasabi, "Goye, preach the gospel." Purihin ang ating Panginoon sa mga ano po ang ating patunay ng ating kapatid Arsenio Tanperio ay tinawag ng Diyos. Una, nagtayo ng mga iglesia na nabubuhay sa kabanalan. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatibagay sa pinagiging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na maging banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako. Pangalawa, nag-iwan ng sa kanya'y pakinabang. Pilipos sa kapitulo 3, ang talata ay 7 hanggang sa 8. Pangatlo, gumawa ng mga tanda at kapagalakhan sa kanyang pangangaral. Ikalawang Korinto sa kapitulo 12, ang talata po ay 12. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan ng mga gawang makapangyarihan. At pang-apat, tumanggap ng pahayag na ito ay hindi ipinahayag sa mga naunang propeta at sa mga naunang apostol, ngunit sa kanya ay ipinahayag. Yan ang sabi sa Epeso sa kapitulo 3, ang talata ay 5. Nang mga ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon ay ipinahayag sa kanya ng mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, sa biyaya ng Diyos, ang ating kapatid Arsenio Tanperio ay pumasa sa pamantayang hinihingi ng banal na kasulatan. Ang ating kapatid Arsenio Tanperio ay nagtayo ng mga iglesia na nabubuhay sa kabanalan. Siya rin ay nag-iwan ng sa kanya'y pakinabang. At sa kanyang pangangaral ay gumawa ng mga tanda at kababalaghan. At ang panghuli, siya ay tumanggap ng pahayag at hiwaga na ito ay hindi ipinahayag sa mga naunang propeta at sa mga naunang apostol, ngunit ngayon ay ipinahayag sa ating kapatid Arsenio Tanperio. Purihin ng Panginoon.